What's up, mga kapower? Today, andito kami sa Toyota Batangas. Batangas City. Bibili yung isa sa mga leaders ko ng brand new niyang sasakyan. Actually, nagkatotoo yung sinasabi ko sa kanila dati nung nagsisimula pa lang kami. Sabi ko sa kanila, mauuna pa silang magkaroon ng sasakyan sa akin kasi wala naman talaga akong planong bumili. So, makikisakay na lang ako. So, after 11 months, nangyari na nga. 11 months dito sa Team Genuine. And ang pinakang importante dito ay hindi to galing sa kumpanya, hindi to offer ng CEO ng company, hindi to binigay ng upline, hindi to nanggaling sa upline, hindi to pinilit para lang pamawer. Meron talaga siyang sapat na pera para bilhin to kasi may requirement kami na itinuro sa akin ng isa sa mga mentor ko. Pagbibili ng sasakyan, hindi pa malware. Talagang kailangan gamitin at saka kaya ng pera. Kaya talagang bilhin. Yun, na-meet niya yung mga requirements. Kaya ngayon, makakabili na siya ng sasakyan niya. And hindi rin ito pinag-ambag-ambaga namin para lang may pa-malware kami. So ito yung sasakyan na ito, hindi ito... Alam niyo naman, kilala niyo naman ako. Hindi ako nagtuturo sa kanila na ma-malware. Pero isa to sa mga achievement kasi gagamitin namin ito, panlibot niya. Actually, siya. Hindi naman ako masyado unless kailangan ako. Yun, samahan niyo ako sa journey namin ngayon. Journey. Yung bibili na lang ng sasakyan, journey. So, samahan niyo ako dito sa aking vlog pagbili ng sasakyan ng downline ko. Mayor, anong masasabi mo? Bibili ka na ng bagong sasakyan. Sarap. Feeling. Speechless. Power ba? Power. Salamat sa sa Team Genuine. Dahil power nabigyan yan. Ako ng chance na makapasok sa team. Kaya ito na. After 11 months. Wala pa yung sasakyan, mamaya-maya pa. After 10 months, 10 months. Na 10 months pa lang. 10 months pa lang pala, pa 11 pa lang. Power yan. So, power yan. Power. Kaibigan, nagkakapirmahan na po sila dun sa kabilang lamesa. Nagkakabigayan na sila dun. Patago kong binibidyo kasi illegal yung ginagawa nila eh. Joke lang. Umuulan na. Ito yung pinakang swerteng paglalabas ng sasakyan. Bukod sa napakatagal, umuulan pa. Ay, grabe yan, partner, power. Malupit, ibang klase ang tindi, mayaman. Okay.
Okay, so ngayon, andito kami. Nagkatotoo na yung sasakyan ni Dan. Mabilis lang naman yung ano namin, mabilis lang yung process. Yes, yes. Mga 7 oras lang kami naghintay. Malit na bagay. Oo, kanina pa kaming umaga nandito. So ngayon, is June 13, 2019. Ginagawa namin itong video na rin ito para mag-declare. Kasi ang susunod daw na magkakaroon ng sasakyan, si Jericho daw. Yes. Ano yung anong sasakyan yung gusto mo? Gusto kong ma-achieve na sasakyan is Fortuner kulay white. Fortuner daw na kulay white. Power. Kaya man, picture na daw. Much later. It's been 5 days simula nung nabili nung leader ko na si Dan yung kanyang sasakyan. And hindi na ako nakapag-video after nun dahil ang tagal namin naghintay, sobrang tagal. Mahigit 7 hours. Tapos pagod na kami, gutom na kami. Tapos from Batangas City, kumain kami ng hapunan sa Tagaytay. So, break-in ka agad. Tagaytay yung kinahina namin. Almost 2 hours na biyahe pa. Tapos, after nun, diretso uwi na rin kami. Kaya hindi na nakapag-video. Madaling araw na kami naka-uwi. Madaling araw na ako naka-uwi. Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo. Ang important na message lang naman para sa akin is na-achieve yun within 10 months na pagiging part ng Team Genuine. And hindi naman siya about talaga dun sa na-achieve niya yun. Ang importante na part dun is na-achieve niya yun sa pagiging ethical. So, ibig sabihin, another proof ito na pwede ka talagang kumita ng malaki sa network marketing na wala kang nilulokong tao, wala kang pinagsisinungalingan, wala kang binabaliw. So, yun yung point ko. Okay, yun yung point ko. Hindi naman dahil kumita siya ng malaki tapos na-achieve niya yun within 10 months. Hindi yun eh. Pero maganda rin yun kasi mabilis, di ba? Hindi katulad ng iba na unethical lang yung ginagawa. Inaabot pa ng taon bago lang magkaroon ng achievement. Bago magkaroon ng major breakthrough. So, yun lang naman yung pinakang point ko. Kaya ako ginawa yung video. Hindi naman para mambaliw. Kilala nyo naman ako. Hindi naman ako nanggaganon. Kasi kung ganun lang yung gusto ko talagang gawin, di sana ako bumibili ako ng mga ganun, mga sasakyan din na hindi ko naman kailangan. Kaya pinapakita ko yun kasi gusto ko lang maintindihan yun na talagang kaya. At posibleng-posible talaga na kumita ka ng malaki, ma-achieve mo yung mga goals mo sa pagiging isang ethical na networker. Yun yung pinaka-importanting point doon. Kaya doon sa mga sa inyo dyan na sumusubaybay sa akin, nag-follow sa akin sa YouTube, sa Facebook page. By the way, today is madaling araw na kasi ngayon. Sinushoot ko tong video na to. June 19. Nakabalik na yung aking Facebook page. Yung Carl Serrano Facebook page. Kasi na-unpublish siya for almost 2 months. 2 months ako naghintay. Akala ko nga pinapaasa na lang ako ng Facebook. Tuwing kinakausap ko sila, nag-follow up ako. Akala ko pinapaasa na lang nila ako kasi palaging hintayin lang daw hintay. 2 months na, di ba? Almost 2 months na yung nakalipas. Pero binalik nila. So natutuwa ako. So, nakalimutan ko na yung ganong katagal kong paghihintay. Nakabalik na yung Facebook page ko, yung Carl Serrano. I-search nyo na lang, makikita nyo naman yun sa Facebook. So, ba't ba ka napunta doon? Okay, para sa inyo mga dyan na nag-iisip ka kung kaya ba talagang kumita sa ethical na paraan, dapat ko ba talaga na hindi gawin yung pagsisinungaling na tinuturo ng mga uplines ko, yun na yung patunay. Okay, malaking proof na yun. And doon ako napaproud. Ako kasi bilang upline, hindi naman ako hindi naman ako yung more on about sa sarili ko na yung focus ko kumita na malaki. Tapos, hindi yan ang priority ko. Bilang upline, ang priority ko is mag-succeed yung mga downlines ko. Okay, yun yung goal ko para sa kanila. Kasi para sa akin, sila yung trophy ko. Okay. Kasi alam ko naman sa akin, lahat ng mga ma-achieve ko, alam ko kaya kong makuha yun eh. Alam ko, wala nang kahit na konting duda sa utak ko na ma-achieve ko lahat ng gusto kong ma-achieve. Wala na. Okay. Pero pagdating sa mga tao ko, hindi ko kasi alam eh. Hindi ko kasi sigurado. Kaya yun yung nagbibigay sa akin ng thrill. Yun yung nagbibigay sa akin ng excitement. Kasi kapag kung ako lang, control ko yung sarili ko eh. Diba? So, ibig sabihin, alam ko kung kaya kong gawin. Alam ko na makukuha ko talaga. Wala 101% sure na wala nang konting duda. Pero pagdating sa mga members ko, sa mga leaders ko, hindi ko sigurado kasi hindi ko sila control. So para sa akin, pag meron silang na-achieve, trophy ko yun. Natutuwa ako. Mas natutuwa ako kesa sa ako lang ng ako. Pakita lang ako ng pakita ng income, pakita lang ako ng pakita ng achievement. Ayoko ng ganun. Gusto ko,
yung down, mas gusto ko pa na pinambabaliw ko yung mga downlines ko kaysa sa sarili ko. Kasi ako, meron naman ako eh. Diba, alam ko meron naman ako. Alam ko malaki resulta ko. Pero mas gusto ko pinambabaliw ko yung mga downlines ko kaysa pinambabaliw ko yung sarili ko. Kasi madali lang naman, maraming uplines na malaki yung kinikita nila. Pero ang tanong, sa ilalim nila, gano'ng marami yung kumikita? Para sa akin, ang basehan ng magaling na upline is kung gaano karami sa ilalim mo yung kumikita. Eh pag mas marami nagsasucceed, ibig sabihin magaling na upline. Okay? So yun yung para sa akin. Yun yung gusto kong mangyari. Gusto kong maging magaling na upline sa ganong definition. Yung marami akong natutulungan kumita ng malaki sa ilalim ko. Siyempre, yung mga committed lang na members ko, alam ko hindi lahat ng members ko kikita ng malaki. Kasi hindi naman lahat committed, hindi lahat malalim yung reason why, hindi lahat seryoso talaga na magkaroon ng success sa buhay. So, hindi ko sure kung sino-sino sa kanila yung kikita. Yun yung nagbibigay sa akin ng thrill. Yun yung nagbibigay sa akin ng excitement. Kaya, kahit anong failures and rejection na na-experience ko before sa network marketing, matagal na ako sa network marketing, kahit na lahat ng past na hindi magandang nangyari sa akin before, kaya hindi ako tumitigil sa network marketing dahil doon. Yung dami ng tao na matutulungan ko, yun yung nagbibigay sa akin ng excitement. Gano'ng karaming tao yung matutulungan ko. Kasi kung magtatayo lang ako ng sarili kong business na hindi network marketing or traditional business, yung mga nasa taas na posisyon lang talaga yung magsasucceed eh. Yung mga may matataas na posisyon, pero yung mga nasa baba, walang pag-asa. So para sa akin, ayoko nang ganun. Gusto ko yung mga tao na talagang willing, di ba? Unlike sa network marketing kasi, the more na ginagawa mong successful, tinutulungan mong mag-succeed yung nasa ilalim mo, yung magsasucceed ka. Kasi may leverage ka sa kanila, kumikita ka sa kanila eh. Tulungan mo silang kumita ng malaki, hindi kikita ka rin ng malaki. Hindi katulad sa traditional business, hindi mo naman pwedeng turuan yung employee mo na magtayo rin ng sarili niyang business kasi kukompetitioning ka. Para saan pa't kinuha mo siya na maging employee mo kung ganun lang rin naman pala. So, yun yung hindi ko maiwan-iwan sa network marketing. Yung ganong klase ng culture, yung ganong klase ng mindset. And alam ko, hindi naman lahat ng uplines ay katulad yung mindset ko. And hindi ko naman sinasabi na tama ako lang yung tama. May kanya-kanya silang paniniwala, may kanya-kanya silang prinsipyo. Wala na akong pakialam doon. Okay yung sa akin, alam ko tama yung ginagawa ko, alam ko ethical, maganda yung movement na sinisimulan ko. Ito, isa pa lang to, isang major achievement. Currently, sa team ko, marami na kumikita ng malaki. Sa team namin, bukod sa akin, meron nang nakahit ng first meet pa ako mga second million na, which is yung leader ko na yun, si Dan. Hindi ko kasi alam yung iba pa. Hindi ko pa natatanong kung nakahit na rin sila ng first million nila. Pero yun lang yun sa akin. Currently, ginagawa ko tong video na to. 11 months pa lang yung Team Genuine. Wala pang isang taon. Ibig sabihin, mali rin yung misconception rin yung sinasabi na pag naging ethical ka, babagal ka. Mali rin pala yung ganong conception. Kasi kung ethical ka, tapos may seses ka. Seses! Mas mabilis yung magiging progress mo at mas masarap sa pakiramdam kapag nag-succeed ka dahil alam mo, wala kang nilokong tao. Wala kang daladalang mabigat na konsensya. Alam mo, sumali yung tao, alam niyang networking, alam niyang hindi madali akalan, alam niya na kailangan niya magsipag, alam niya kailangan niya mag-commit, sumali siya. Kumita ka. Wala kang dalang mabigat na konsensya na napasali mo lang siya kasi nagsinungaling ka, nangako ka ng spillover na hindi naman natutupad, binaliw-baliw mo lang. Diba? Tsaka mas nagtatagal yung tao sa ganong pamamaraan. Marami naman ako tinuro dito sa YouTube videos ko nung about doon, di ba, paano mo mapapatagal yung downline mo, sa umpisa pa lang yun eh, paano mo ba siya pinasali? Kung pinasali mo siya, with the thinking na mabilis at madali lang kumita sa business, hindi siya magtatagal. Kasi hindi totoo yun eh. Yung kung pinasali mo siya sa kasinungalingan, tapos pag nalaman niya na yung katotohanan, it's either mag-quit siya, or humanap siya ng ibang upline na hindi siya pagsisinungalingan. So, yun lang yung sa akin, and I hope na-inspire ka dito sa simple vlog na ginawa ko regarding sa achievement nung naging achievement nung downline ko. Syempre proud na proud ako doon. Tuwang-tuwa ako nung na-experience na yun. Kaya nga nag-post ako ng kwento, naalala ko dati nanghihiram pa kami ng sasakyan para lang makapunta sa malayong lugar para mag-present ng business kung hindi kami makahiram ng sasakyan. Yung tricycle niya, kasi dati siyang tricycle driver. Tricycle niya, nilibot kami doon sa mga prospect niya, sa warm market niya, ni isa walang naniwala sa kanya. Pero, yun yung isang ironic na part. Siguro dahil naisip ng mga kilala niya, tricycle driver lang naman siya. Siguro, hindi ko alam.
So, walang naniwala sa kanya nung nagnegosyo siya. Naalala ko, nung time na nadadown siya, nagsabi siya sa akin, nadadown siya. Sabi niya, bakit ganun? Wala man lang sumali sa akin. Kahit isa, sabi ko, dadating yung time, di ba? Huwag ka mag-alala, no means not now. Dadating yung time, pag kumikita ka na ng malaki, babalikan mo sila. So, yun na yung ginawa niya. Actually, after that couple of days na nakalipas lang, ayun, pinagbabalikan niya. Yung mga nag-reject sa kanya, may mga sumali na. Okay, may mga sumali na. Minsan kasi talaga ganun eh. Lalo na pagdating sa war market natin. Pero that doesn't mean, para sa mga nanonood na baguhan, that doesn't mean na hindi mo na invitein yung war market mo kasi uunahan mo na sila na i-reject ka. Dahil dito sa kinikwento ko, hindi lahat ng war market ganun. Ay, i-reject pala ako ng ano ko, i-reject pala ako ng war market ko, huwag ko na lang invitein. Eh, paano kung hindi ka i-reject? Paano kung sasali pala, hindi mo in-invite, tapos sumali sa iba? Eh, diyari ka. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Dahil lang natakot ka sa rejection, sumali sa iba. Worst na scam. Patay tayo dun. So, yun lang. Sana magsilbi to as proof kung ikaw may konting duda ka pa sa pagiging ethical, isang ethical networker, may konting duda ka pa. Sana magsilbi na ito as proof na talagang pwede kang kumita ng malaki sa pagiging ethical at hindi ka babagan basta meron kang seses. Seses! Okay, so once again, this is Carl Serrano and I hope na-inspire ka. Share mo to sa teammates mo, sa downlines mo. Like mo kung nagustuhan mo tong vlog na ginawa ko. And kung ano naman natutunan mo na pwede mong i-apply agad, i-apply mo na kaagad para masaya. Okay, so yun lang. Once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Sure, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So, once again, thank you sa panonood mo and see you.